yan, mag-aan na tayo, tortang talong for breakfast. Ang ginagawa namin sa tortang talong, there are two ways to, para ma-soften tong talong. Una-una, ako sa part namin ang ginagawa namin, ino-oven namin siya. Para hindi siya masyadong malapsa. Unlike kasi yung sa nilalaga. Pero pwedeng ilaga. Pero mas gusto ko yung in-oven para hindi siya masyadong labsang-labsa o yung maghalos ng hiwa-hiwalay na. Kasi kapag nilaga mo, nagiging ganun yung texture ng talong. Kung mapapansin mo, di ba ganyan buo pa rin siya? The same dito din. Buo pa rin siya. Ikaw na yung bahalang mag-pitid sa kanya. And then, mag-pit sa kanya. Yan, ganyan. Buo pa rin siya, diba? And then, ito yung preparation natin doon sa lalagyan ng tortang talong. Ilagyan ko lang siya ng scrambled egg and then sibuyas. Pwede naman yung white onion, pero mas prefer namin dito sa bahay yung ganitong onion na may kulay, yung red onion. Kasi mas maganda yung kanyang health benefit. And then, ilagyan ko siya ng dash of salt and then dash of pepper. Then, lalagyan na natin siya dito. Tapos, kailangan ma-coat siya. Kapag hindi kasya yung itlog niya, pwede nyo rin siyang lagyan ng another egg pa rin. Pero this time, dahil aapat lang naman to, so, pwede na siya na isa lang. Anyway, isasalin din naman natin yan sa pan para magkaroon siya talaga ng coat. Kapag sa tingin nyo, kasi itong ano, yung talong, mag-absorb ka agad siya ng salt. So, kung tingin nyo kulang, tagdagay nyo na lang. Kasi minsan, akala mo okay na yung salt. Pero kulang pala. So, kalalagyan ko kasi ng konti. Para tingin ko kasi kulang naman yung nilagay ko. Kahit budburat nyo na lang yung gano'n. Okay na yan. Ready for frying. Okay, maghihit tayo ng pan. This time, ang gagamitin natin yung nonstick. Masarap din naman gumamit ng yung medyo yung bakal, pero mas ano ko to, para kasi yung egg hindi doon kaya. Kasi kailangan yung matagal pa talaga. So, i-heat up bago mo yung egg. Ito, safe siya kasi nga, non-stick pan siya. So, kung makita nyo rito sa may banda rito, nagluto rin kami ng nilagang okra. So, ano muna kami ngayon, last week kasi, nakamit menu kami. So, lahat ng kinakain namin last week is meat. So, this week, kami ay vegetable kami ngayon. Vegetable meal kami ngayon. And then, the following week, mag-fish naman kami. Yung ginagawa namin para mabalance yung dami. Pero kahit na kumakain kami ng fish, nahaluan din namin yun. Kahit naka-fish meal kami or fish meal kami, nagahalo pa rin kami ng gulay. Para yung mga bata namin dito. Okay, let's start. That's how you put your talong. Lalagyan nyo siya ng support. Para pagdating dito sa pan, hindi siya visualize. And then, put some ng egg para pag dinaligtad mo siya, may putin siya ng egg. So, medyo hindi lang. Kasi syempre, alam mo naman yung egg na bliss. Na puno. So yan, isang sala mo lang dyan. Kompleto na lahat. Meron na lahat ng palasa. Pwede mo siyang hawakan sa tail ng talong. Kasi yung iba, pero na kung nakakilala na, hindi siya marunong magsigutin ng talong. Hindi niya alam kung paan. Akala niya, nilalagay lang pinipito yung talong agad daan. And then sa kanya binubuhin sa egg. Pero pag ganun kasi, hindi magkukok. Doon sa, sa talong. Ayan. If you can see, nakikita mo yung kulay ng talong, di ba? So,
perfect yung kulay niya. Talagang alaga lang siya sa bantay. Kasi actually yung talong, luto naman yun. Diba? So, hindi mo na siya kailangan talang lutuin pa. Ang kailangan mo na lang talaga is mag-blend in yung flavor ng egg, ng onion, ng pepper, ng salt. Doon sa mismong talong. Yung fire, medium to low heat. Pag nakikita mo na syempre yung kasi nga, di ba, egg yan. So, mabilis siyang masunod. Kaya, dapat low heat lang. Wait for a minute. Kasi, syempre, pag low heat, medyo matagal. So, pwede mo siyang gamitin to please. Alam ko, mas gusto kasi medyo tutong-tutong yung, ano, yung crusty, yung, ano, medyo may crust yung talong. O, ganun. Ayoko nung medyo madamsak pa. Tapos, hinahangin mo na. Lift again, hanggang makuha mo yung desired itsura. O yan, okay na to. So, look. And then, yung isa naman. Habang ginagawa mo yan, you can add more. You can. Of the time, yung pinakahuling ginagawa, yun yung maraming egg. Kunin na natin ito. This is a nice, very nice mga color. And then, let's put yun. Hindi. Ito ako sa tratin. Saka natin lalagay yung remaining ng egg. Yung iba, ginagawa, yung onion, sinusote muna. Or, ano ba yun? Tagalog sinusuti, ginibisa muna. Kasi para maging translucent at saka para siya maging masoften yung ano na yun, yung onion. Pero ako kasi gusto ko medyo meron pa siyang taste na ano yung pamaanghang ang hara. Ayan ang sinasabi ko. Minsan kumakawala yung itlog doon sa eggplant. Kapag madami. Ayan, matapos. Hindi naman natin siya matapos. Ayun na, kung naaalala nyo, yung unang nilagay ko ito, mas marami siyang bawang doon sa may ito. So, makikita natin kung dumikit siya doon sa talong. Hindi pa. You see that? Diba, hindi pa. So, let's wait for that. Para dumikit siya doon sa talong. Nag-add lang ako ng konting-konting oil kanina. Nung nilagay ko na itong pangatlo. Pero after that, pwede nang hindi. Kasi, non-stick pa naman yun. So, para hindi siya dry. Ayan. See? As you can see, parang sa harapan okay na siya, no? Kasi medyo iba lang color niya, pero sa loob yan, hindi pa. You have to kunin yung ano, yung heat sa loob. Yan. Yung loob niya, hindi pa rin. May moist pa yan sa loob. Yan. Pero, of course, syempre, yung eggplant kasi syempre, basa naman talaga. Masarap tong kainin with ketchup or yung sweet and sour na sauce. And yung anak ko, ang favorite niya, lagyan siya na isang sauce siya sa toyo at calamansi. Or lemon. Total, uso naman yung lemon. So, this one, okay na siya. So, this recipe, sobrang dali lang, diba? Isang itlog. Isang sibuyas, ano mo lang, yung sibuyas, scramble, ay, yung egg, scramble mo lang, ayan, ano mo, scramble mo lang, and then, okay na, wow, so, eto, ang ginagawa ko dito, pag ganitong humihiwalay, di ba sabi ko naman sa inyo, humihiwalay, niluluto ko ng solo yung eggplant, kasi eto luto na pareho, kaya lang, hindi siya dumikit doon sa talong.
yun yung sinasabi ko kanina. There are times na hindi dumidikit sa talong yung ano, yung egg. So, luluto muna natin yung loob ng talong. Parang ipipig ko muna natin. Kasi ito, to be honest, luto na yan. I-ano na lang natin siya dito. See? Yan, luto na, diba? So, let's turn off. Ilagay natin siya dito. Yan. And then, kitap nyo na lang yung kitap nyo na lang yan dito. Ayun na talagang dumidikit. So, yan.